Okay, may mga sizes yan. Yung maliliit, yung laki. Picture. Ay, medium! Ito ko muna, Mar. Medium! Tulog yan din eh. So yun, good afternoon guys mga Binhi and 41. Nandito na tayo sa ating base, sa response fire base, para sa ating another set of operation. Pero din again, before anything else, please subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa mga posts namin and to other future posts. Sa if you're not in a rush, hindi man kayo nagmamadaling manood or nagmamadali sa inyong buhay-buhay, please don't skip our ads. It will be a very big help para sa ating brigada at para sa ating channel. So ayun guys, before we continue with this video, let's hit the title screen for our 16th disinfection operation. Nandito na din sila Papa. Ayan, sila parking ito. Sige, Otok. May disinfect nila yung truck natin. Sige, Otok. So, parking. May disinfect sila ng truck. Galing lang nila sa Sitio 1 at Sitio 2. Disinfect natin yung truck natin. Ayan, sa taas. Sa rental. Ito nakikita nyo yung suot nila. Ayan. Galing yan kina Tito Red. Dito ko sa Canada. So yan yung suot nila. Ayan po na. Welcome back. So this is our 16th operation. So madami akong gustong i-sabihin sa inyo, madami akong gustong i-update. Kasi delay tayo ng 4 videos. So sorry, medyo mabagal ang editing ko lately. So meron tayong appreciation post yung mga nagbigay, tapos yung mga biyaya na nakuha natin sa mga family and relatives namin sa Canada. Meron tayong 14th operation na sunod kong i-edit. May 15th operation yung collab natin kay Alpha Sierra, at ngayon ay ang ating 16th operation, kung saan si Fire Chief and si Otok at si Renstorm, nauna na sila sa Sitio 1 and 2. Then ito yung team natin, bagong team, yung naikutan ni Renren kanina. Ito naman yung mag-i-spray dito sa Sitio 3 going to 4. Driver natin si Michael. So yun, bago tayo magsimula, again,
Please subscribe to our channel and click the notification bell. So if di naman kayo nagmamadali, please do not skip our ads. Ayan. So batiin muna natin ang ating mga top fan. Top fan yan. Dito, top fan natin to sa ano, ha, response page. So again guys, interact kayo doon. Comment kayo and mag-like para auto shoutout kayo. Ha. So si Gene Rose Javier, ayan, top fan for 4 weeks. Si JM Baltazar, 2 weeks din. Si Sir Jovi Peralta, si Sir Jovi, siya yung nadadaanan natin sa P-Cruise. For 2 weeks, si May Jacinto, top fan for 1 week. And Annie Flor Rom RF, ayan. Gusto ko lang sa inyo mag-share ng news. Nung April 27, April 27, nagkaroon tayo ng dalawang positive sa San Jose, which is nakagimbal at medyo nakaka-surprise. Kasi even our local government, our local barangay, doesn't know kung nasan yung pangalawa na yon. So basically yan nangyari, kay DOH dumiretso yung data, then na-route sa ating local government, sa Mandaluyong IPO, then pinost na mayroong pangalawang positive. So syempre kami, frontliners, frantic, nasan yung pangalawang positive na yon. So it turns out na ang address ni second positive is San Jose, pero hindi siya taga barangay San Jose. Kasi just to give you a background, may ibang San Jose sa Mandaluyong. So may San Jose Street at San Jose, barangay San Jose, which is magkaiba. So to cut the story short, April 28, naglabas sila ng bago. Ayan, bagong data, and na-reduce ang San Jose from 2 positive to 1. So ibig sabihin, na-clear out na, hindi po sa atin yung positive na yon. So we're back to 1, and again, hoping na makarecover si patient, then yung ating 7, naging 6 na, na-clear yung isa. So hopefully, ma-clear din sila lahat para makabalik ang San Jose sa 0. So yun talagang ini-aim natin ngayon. Kaya tuloy-tuloy yung effort natin. Talagang every 3 days, dinadiretso natin itong disinfection natin. Walang sumusuko, walang nagba-backdown. Kasi as of the current numbers, barangay San Jose, although may positive kaming isa, kami pa rin ang pinaka-onte. And for that, I give credit to, of course, local barangay and of course, response fire volunteer for holding the numbers back, para ma-hold back and to keep the virus at bay. So, ayun. Yes! So, ayun, ano ba pwede natin gawin ngayon? Pwede ko kayong turuan ngayon ng mga kabuluhang data. Uy! Thank you, Ate Ne! Nagbigay siya ng hopya sa atin. Explain ko sa inyo kung ano ang tinatawag natin yung far triangle. So far triangle, yan. Hindi ko tama ang far triangle. So basically, far triangle ay kung paano nabubuo or ito yung composition ng isang apoy. So itong far triangle na to, once sinanggal mo yung isang element dyan or alinman dyan, makokontrol mo at ma-extinguish mo yung apoy. So, ano nga ba ang tatlong element ng fire triangle? Ang tatlong element na ito ay oxygen, fuel, at heat. So, ano nga ba ang oxygen, fuel, at heat? So, of course, unahin natin ang elemento ng oxygen. Oxygen, ano yan? Almost self-explanatory. So, oxygen present yan sa paligid natin. Ito yung hangin na hinihinga natin at hindi magsisimula or magtutuloy ang apoy kapag walang oxygen. So pansin nyo, pag nag-iihaw kayo or nag-uuling kayo, pinapaypayan nyo siya, di ba? Kasi para mag-ignite or mag-continue yung flame, kailangan ng apoy ng oxygen. So quick pro tip, kapag medyo may uncontrolled na apoy sa inyong kalan, small fire lang, pwede nyo po siyang buhusan ng baking soda at ma-extinguish niya yung apoy dahil sisipsipin niya yung oxygen. Ayun. Next naman is fuel. Fuel. Ano ba yung fuel? So, ang fuel is yung, of course, kung ano yung pampaapoy niya. Hindi man pampaapoy. Kung ano yung umaapoy. Ang fuel ay ang umaapoy. So, of course, nandito na yung mga papel, cardboard, plastic, damit, electrical equipment, flammable liquid. So, basically, ang fuel ay kahit anong bagay na umaapoy or lumiliyap. So, ang pangatlong, kung pumiyok pa ako ha. So ang pangatlo naman ay heat. Ang heat ay ang source or kung paano nag-iignite ang apoy. So sa heat, nandito yung mga of course apoy, syempre sa mga magsisimula ang apoy, of course open flame din, of course sa spark din. Spark, kung napapansin nyo sa mga bundok kung paano gumawa ng apoy, pinag-i-spark nila yung dalawang bato, or friction
pag kinikis-kis nila ang dalawang bagay para uminit. Pwede pang maging source ng heat ay of course faulty electrical wiring or mga bagay or electronic na nag-generate ng init. So for example, plancha. So pwede siyang maging source ng heat kasi nag-generate siya ng heat. Pwede din ng mga kettle, electric kettle or coffee maker. Tapos yun nga, smoking material and open flames. So yung tatlong yan ay ang bumubuo sa tinatawag nating fire triangle. At uulitin ko, once matanggal mo ang isang elemento dyan, alinman dyan sa tatlong yan, madali mo makakontrol ang amoy. So yun ang basic principle ng pagpa-firefight. Kailangan alam mo ang principle ng tatlong element dun sa fire triangle, at ang aim mo is ma-eliminate kung ano yung pinakamabilis na ma-eliminate depende sa situation. Ngayon, pag naintindihan mo yon bilang isang bumbero, alam mo ang gagawin mo kapag may sunog. So ayun, ikutan muna natin sila at mamaya ituturo ko naman sa inyo kung ano ang iba't ibang uri or class ng fire. Ayun, so hindi lahat ng sunog ay pare-parehas. So iba-ibang class yan, depende sa situation. At sasabihin natin yan mamaya pagbalik natin. So habang bago tayo umikot, ads muna tayo. Sitio 3, pero going towards sa tayo sa Sitio 4. So ito naman ang apat na class of fire. So apat siya. So may class A, class B, class C, and class D. So in general, ang mga class A yung kadalasan na napapatay namin mga fire volunteer. Ayan. Kasi ang mga class A fire is yung mga normal combustible materials. So papel, kahoy, tela, plastic. Ayan, usually yung mga yan. So, ibang level ng plastic ay normal lang. So, usually yung mga pinupuntahan namin sunog, mga light materials, yan mga class A fire yan. Yan yung mga kayang-kaya natin respondihan. Ang class B fire naman ay yung mga apoy dahil sa combustible liquid. Ibig sabihin ng combustible liquid ay mga gasolina, crudo, diesel. So, yung mga ganyang apoy. So, tayo bilang fire volunteer, iba kasi yung approach sa bawat class ng fire. So hindi mo pwedeng basta gamitin yung isang approach sa isang class. So yung class B, yan yung mga umaapoy na liquid materials. Class C naman, yan yung mga electrical. So basically, office equipment. So mga siguro Xerox machine, basta lahat ng connected sa electrical output. Kasi pag basta mo siya binuhusan ng tubig, in case na hindi nakapatay yung breaker, pwedeng makuryente yung bumubuga ng tubig. So yan ang class C fire. Finally, ang class D fire naman is combustible metal. So combustible metal, kung maalala nyo, kung naabutan nyo na yung table of elements, so may mga metals dyan na flammable. So example is, for example, magnesium, potassium, aluminum, and sodium, and etc. So basically, so pag binuhusan mo siya ng tubig, nag-react siya differently and violently. So usually, ang pampatay sa mga class D metals is dry chemical. So may mga
fire extinguisher naman na dry chemical, pero minsan kasi may mga high level fire equipment na meron silang chemical mismo sa tanke nila. Tapos yun yung ini-spray nila. So again, yan yung apat. So recap lang, class A, normal combustible materials, papel, kahoy, tela. Class B is flammable liquid, crudo, gasolina. Class C is electrical equipment, so mga power tools, office equipment na hindi mo siya pwede basta-basta i-approach ng tubig because of the risk of electrical shock. And then ang class D is again combustible metal, which is handled by chemical, dapat hindi tubig ang pang-approach sa kanya. So again guys, yun ang apat na class ng fire. So I hope may natutunan kayo dito kasi inaral natin yung fire triangle and then yung mga class of fire. So next time siguro, next video, i-discuss natin yung types and kung paano mag-deal sa mga fire extinguisher. So ayun. Okay, nung nandyan, kaso pumasok na eh. Yeah, pero may na ato. Nasa loob siya, thank you. Pumasok ka agad eh, pagkaabot eh. So, dito tayo sa bagong daan. Again, pupunain ko na naman tong wire na to. Hindi pa din siya nagagalaw. So, pababa siya ng pababa habang tumatagal. So, ayan. So, ibabacktrack nga natin kung kailan natin siya unang na-report. Ano ba yun? Kalimutan ko kung pang ilan siya eh. Kasi nung sunog, bumaba yan, tapos lagi nating nadadaanan. And ngayon, April 29 na. Hindi pa din siya nagagawa ng paraan. Then siguro pag na-upload to, May na. So hopefully, magagawa na siya ng paraan. Though, na-report na to ha. Na-report na to sa local barangay. Dito na tayo sa ating home base. Ayan, kaya nga sila.
Tapos dinner na tayo, dinner na. So pasok muna tayo sa glit. Ay, ito pala, meron ng glit. May malamig. Again, this is our 16th operation. Hello. So yun, nakaligo na tayo, nakakain na din yung ibang mga kabumbero natin at pwede na akong lumapit. Hello. So yun, kanina meron daw kaibigan si Milo, friend niya daw sa Facebook pero hindi niya ka-close at nagpabigay sa atin ng pizza pero ayaw daw magpakilala, pero check ko na lang mamaya yung messenger ni ng asawa ko pagtulog niya kung sino dun yun para at least kilala natin. So again, guardless, thank you dito sa pizza. Actually kanina pa to pero gabi na. May natira pa sa aking slice, ayan. Thank you. May busan. Mga 30 minutes ago, nag-post tayo dun sa group natin, the 4 ones. So please, nililink daw natin dyan sa baba para paano kayo makakasali. Para makasali kayo dun sa group kasi ito yung community na ifo-focus ko. Lalo na sa mga shoutout and activities and engagement. Ito, dito ako magpo-focus. So guys, if you want to join, if you want to experience the fun sa paglaki ng channel natin, sa paglaki ng brigade natin, and itong response team. So mga kung gusto mo maging binhi, gusto mo maging 4-1s, sali ka sa group na to. So ayun, nag-post ako kanina. Ayan. Katapos lang ng operation, comment down para shoutout ko later sa video. So ayan, itong i-prioritize natin sa shoutout. So ayan, si Liam Trell, si Sean Para, ayan, idol shoutout po. So yan, si Sean Para, super supportive yan sa ating group. So lagi siyang nag-share ng mga activities natin. And lagi din siyang nagpo-post ng mga ginagawa yung mga live stream natin. So Sean, thank you sa'yo. Si Carlo Isaya Perez, shoutout po. Si Joshua Aldrin Malio Alde. Si Ziandro Duke Reginan Larena from Davao City. Wow! All the way from Davao. Thank you so much. Si Carlo Isaya Perez ulit yan. Idol shoutout po. Hahaha. John Sardonidos yan. Si John Sardonidos. Si Melcy Sinaban. Si Carlos Renren. Shoutout brother. Si Joaquin Miguel Sereño. Kevin, viewer mo ako sa live kagabi. Thank you so much. So kahit medyo bumpy yung live natin, nagstay sila at nanood sila. So Adrian Gumban, shout out likewise 10-0. Sana ma-meet kita soon sa Far Scene. Yes sir, after ECQ for sure makakalabas na kami ng AOR namin. See you soon sir. Gamaliel Valiente, of course one of my mods and admins. Yan, thank you Gamaliel. Si Chris Lorencia Lascuna, shout out. Angelo Jarvis Redimano, yan, shout out sa'yo. Si CJ Matibag. Si Archentadan. Si Kurt, kaso wala siyang apelyido, naka-high lang siya. Kurt, Sean Para again. Kirk Vibal. Si Joshua Alvaro. Si John Michael Margarejo, yan. John Joshua Alvaro tsaka John Michael Margarejo. So siya nag-cut-off na sana ako, kaso may humabol pa. Si Mark Edmund Ke, yan, humabol siya. So, syempre, sasama natin yan. Pero may mas humabol pa, si Ray Rexter Santiago at si Reval. Of course, yan ang ating first priority for shoutout, yung mga kasama natin sa group natin ng Binhi at 4-1. So again, ililink natin sa baba yung group link natin or group name para makasali kayo. Then meron dyan tatlong tanong. First question is, if given a chance, bakit gusto mo maging fire volunteer? So walang mali o tamang sagot dyan. Second question is, who is the fire chief of response fire volunteer? So yung iba nalilito, hindi po ako yung fire chief. White lang yung helmet ko kasi wala akong sariling gamit at hinihiram ko yung kay fire chief. Ang fire chief natin is si Harold Reyes, response 08. Then, the third question is kung ano ang call sign ko. So, call sign ko is response 26. So, bakit may mga tanong na tulad nung sa tawag din fire chief tsaka yung ano? Kasi para ma-sure natin na talagang nagpa-follow kayo sa mga sa group natin or sa mga palabas natin or sa videos natin. Kasi syempre, gusto ko na as much as possible yung mga kasama sa group is talagang nanonood and interested sila sa group. Hindi yung sasali lang sila to sell or to tawag doon or to promote something na hindi naman relevant sa ginagawa natin, okay?
So ayun, link natin down below. Tapos sagutin nyo lang din ang tama yung questions. Then i-accept kayo ng mga mods and admins natin. Wait. Meron pa. Of course, kailangan gusto ko din i-shout out itong mga nasa YouTube natin. So ito yung recent video natin. Okay, so ito yung video natin, yung nag-react kami ni Farchief dun sa mga old video. So ito yung mga nag-comment dun. Si Summoner YT, si Lael Gaming YT, si Romulo Anos, si John Francis Albayalde. John Francis Albayalde. Actually, ang first is si John Francis, tapos second si Romulo Anos. So nag-ano sila, nagsabay sila ng comment, tas mas nauna yung isa. Pretty Giselle Sarte, si Matthew HD. Sabi niya, I like Farchief Harold Reyes because he is supportive to all of people who did the right. So, ayos na Farchief si Papa. And hindi lang to basta brigada, para sa amin is family. Pamilya to eh. Kasi sa lahat, halos lahat ng nagiging event namin sa family, hindi pwedeng hindi kasama ang Response Fire volunteer. Ayan. Sabi ni Pretty Giselle, si Nash Grenja to eh. Nakabisita ka na dito sa Davao? Yes, oo, mga ilang beses na akong nakarating dyan sa Davao. Mostly because of our events nung nagtatrabaho pa ako sa ASUS. Then, ang favorite kong tambayan dyan is upstairs. Ayan, shout out kila LL, sila Seven, sila Tanya. Ayan, mga friends natin dyan sa Davao. Ayan, see you guys soon. Sana makabisita ako dyan sa Davao ng hindi work-related. So, leisure to. Michael Margarejo. Uy, double shout out. Nag-ano na siya sa Facebook tsaka sa YouTube. So, supporter talaga. Gab, please, cute po ng anak nyo. Siyempre, sino pa ba magmamana? thank you, Gab, please. Joseph Parungaw. Alam ko, ako yung nagkakamali lagi nung ano niya eh. So, ito yung lagi kong nasasabi, si Joseph Parungaw. Good morning, done watching and liking, support tayo guys, don't skip ads. Thank you, Manuel Joshua Saldana. Kuya Kevin, shoutout na rin po, and God bless. So, Jen Rafael Dumagas. Give and take lang tayo, wala na mga asahan kundi tayo lang. Salamat sa inyong mga frontliners and volunteers. Thank you so much din sa'yo, Jen Rafael Dumagas. Si Padjakero Vlogs, pa-shoutout sa next vlog nyo. Salamat uli, Idol Lodi. Anong pangalan mo, Padjakero? Para ma-shoutout din kita sa name mo. Si Madel Sosa, tupo ako nanood. Si Tristan D27, yan, si Nate to. Keep safe, Kuya Christian, Farchief Harold Reyes, and to all Response Fire volunteer. Keep safe, everyone. Everyone, we heal as one, solid road to 10K. Si Fortex, love it. Thank you. Si Niel TV, salute po sa inyo. Always ingat mga Zer. Pa-shoutout na rin po and God bless. Si Rolly Dan, si Cor. Shoutout Kuya Christian Kevin Reyes from General Sintis. From General Santos City, Mindanao. Oo, ka-city mo si ano? Si Pambansang Kamao. Si Sir Senator Manny Pacquiao. Ayan. Regards sa inyo dyan sa Jensan. Si Sancho TV. Sir, shoutout po sa next vlog nyo. No problem, Sancho. What's your full name? Para ma-shoutout natin ng buo. Si Jello Danras. Jeyo. Feeling ko shoutout yan. Mabait si Farchief Harold. Comment from Nash Grenja. Thank you, Nash. Si Daniel Abowski. You know, si Gab Gab. Yan, my baby. Pretty Giselle's art. Si Nash ulit to. Si Squatter yung Block 22 comment. Actually, personally, ayoko kung gamitin yung term na yan. So, sabihin na natin na light material area. Para mas okay siyang pakinggan. Chinito Pico. God bless po sa inyo from Mindanao. Uy, parang dami-dami nating ano ah, fans sa Mindanao ah. Thank you sa inyo all the way from Mindanao. Sobrang layo ng kilometro papunta dyan. And yet, you were able to support our channel and our page. Thank you so much. Justin Brian Ben, salute po ako sa inyo, Kuya Christian. Napakabait po. Keep safe. Thank you. Thank you, Justin. Si Katsumi, hi po. 13th Inspection, ads nakita ko mong sumusunod. Nescafe, actually nabasa ko to, nakakatuwa nga eh. Kasi inisa-isa niya lahat ng ads niya. Kasi tinatanong ko kung ano yung mga ads na nakikita niyo. And again, thank you na nilalagay niyo. Kasi para nagiging aware din ako. Kasi curious ako eh. Kasi hindi naman talaga ako YouTuber eh. Tapos eto nga, may ads na tayo. So, ayun, tinatanong ko kung ano yung mga lumalabas. So again, thank you at nag-cooperate kayo sa mga activities natin. Thank you so much again, Katsumi. So, ako si Doggy Gameplay. Idol, walang ads. Oh, walang ads. So, anong pangalan mo? Kasi feeling ko hindi ikaw si ako si Doggy. Ayan, so si ako si Doggy Gameplay. Kasi kung ikaw si Doggy, malupit yan. So, what's your connection with Sir Doggy?
So Chipepoy 314, walang ads na lumalabas. Nakikita ko yung yellow part sa vid pero di lumalabas yung ads. Paano po kaya yon? Actually naayos na siya eh. Pinamanual review ko siya kasi nag-limited. Actually hindi ko din alam kung ano yung nangyayari kung bakit siya nag-limited na nagdidilaw. Pero hopefully maging okay na siya at di na siya maulit. Kasi parang onti lang ata yung fine-fetch ng ads. Pagkatingin ko ng recent video, onti lang din talaga yung ads na pumasok. So sana na mga next upload natin, hindi na maulit. Ayun. Alfredo Santos Jr., Kuya Christian, ang cute naman po ng anak nyo. Thank you so much. Kasi yan ang pinanggalingan. Si JB Jotohot, Kuya, kailan ang sunog? Actually, wala tayong sunog. Yung mga pinanood natin dito is mga old fire sa mga recent na mga month and year na nagdaan. Nung wala pa tayong YouTube, si JB, siya yung lagi ko nakukunan dun sa may bandang Sitio 4, malapit sa may Manggahan. Ayan. Sir, madalas po naguguluan ako sa siren ng ambulance at fire truck. Ano po ba difference ng fire truck at sa ambulance siren? Sa ano ah, sa pag-pick up lang sa tenga, mas mahaba yung sa fire and yung sa ambulance is mas mabilis. Pero lalagyan dito natin ng clarification kung ano talaga yung difference niya at isasama natin yung difference naman sa siren ng police. Ayan, ayos yan. Para may matutunan din tayong lahat. Stark TV, Kuya, tanong lang po, paano maging fire volunteer? Gusto po maging fire volunteer Malina area pero baka may alam po kayong text fire na malapit po Santa Ana, Manila. Actually, isa to sa mga gusto kong i-mobilize siguro pag lumaki tayo na pag maganda na yung influence natin para pwede tayong kumonek sa mga ibang local volunteers na para alam natin kung sino yung pwede nating isabihan or i-promote na wala na nangangailangan sila ng volunteer. Kasi yun nga, yung advocacy natin is mas mag-inspire ng mga magpa-fire volunteer. So, syempre, if the requirement fits, pwede tayo maglabas ng mga data kung saan yung mga volunteer fire brigade na kailangan nila ng tao. And if malapit ka dun, you can have the chance to apply. But of course, given the certain rules nung sasalihan mong brigada at hindi kami ang magsiset nun, okay? So siguro mga onting laki pa baka magagamit na natin yung influence natin para makapag-inspire pa tayo lalo na mag sumali sa for fire volunteerism. Ayan. Kasi hindi naman pwedeng lahat sumali kayo sa response kasi mandaluyong kami, iba-iba tayo ng area. And isa sa mga vital requirement is of course taga dun ka sa area na yon kasi pag may alarma, madali kang makakasama sa kanila. Ayun. Si Pro Cancer Gaming, sure pa shout out po, nakuha ko ng idea kung ano kong gagawin sa training namin. Paano training? Ano ka ba? Sa fire brigade ka din ba? So, lagay mo naman sa comment section kung ano para mabanti natin yung brigada mo. Okay? Si James Michael Carino, Kuya Christian, shout out po James Michael Carino and John Andre Dorado. Ayan. Mark Edmund Ke, salute po sa inyo Kuya Kevin, Fire Chief Harold, lahat ng members ng Fire Volunteer. Road to 10K, actually malapit na, 1-1 na lang, 1,100 na lang, magte-10K na tayo. Super lapit na, Merc Magudayo. Kuya, gaano kabigat ang buga ng hose kapag full pressure? Pansin ko kasi tatlo kayong bumubuhat sa hose. Actually, kaya naman siya ng dalawa, pero pag mas malakas yung pressure, yun nga, in tatlo. Nung panahon na yun, 14, 15 years old ako, so talagang kailangan ng support sa likod ko, kaya sila nagtatlo. Kasi hindi pa ako ganun ka well-trained or hindi pa built yung body ko para dun sa ganung uri ng fire. Imagine, general fire alarm yun, and underage pa ako, 15, 14 years old. So kailangan talaga ng full support ng brigada, lalo na sa likod ko si fire chief. Kasi lahat ng tao sa fire scene is under the cargo of course the fire chief. So dapat nako-command niya lahat para lahat is both nakatulong at lahat din ay safe at the same time. So ayun. Pero pwede tayong gumawa ng mga future videos soon pagka-lift ng ECQ kung gaano ka talaga kalakas yung ganitong certain pressure, kung ilan yung tao, kung aatras ba. Madami naman tayong videos pero na mga old pero ayoko muna siyang ilabas. Siguro pag medyo tumagal-tagal na, mga wild hose, mga activities. So soon, basta support lang tayo sa channel. Mas madami pa tayong trick up our sleeve para maging content. Si Gamaliel Valiente, yun! New video, Nel 40X Harold. Pa-shoutout, Kuya Kevin. Stay safe. Thank you. Add switch browsers and save the earth org. Si C is my tita Charo from Canada. And which reminds me, ayun, paano ko ba ibabacktrack? 2, 3 videos from now, gumawa tayo ng video about appreciation post and thank you post sa mga nagbibigay sa atin. And yung isang portion doon is super daming biyaya na nanggaling sa kanya. And
her partner, and of course our other relatives in Canada, including Mama Second, Tito Red, Tito Blue. So ayun, basta nagbigay sila ng tulong, pero mas maganda pag i-visit nyo yung video, ililink natin sa taas para makita nyo kung ano yung mga binigay nilang biyaya sa brigada natin. Okay? Ayun, shoutout pala sa inyo, Tita Charo, and sa buong family natin dyan sa Canada, Mama Second, Tito Red, Tito Blue, Tito Dok Dok, everyone. Ayan. KMV Nicolas, Chief Idol, pa-shoutout naman. Nahagip ako sa vid mo sa Pandakan, Manila, Quirino po ako. Quirino Kilo, by the way, Chief, 10-0 from Quirino Fire and Rescue. Uy! Nahagip ka sa aming video, so ayun. So, soon, or more videos na magkakahagipan tayo dahil once malif yung ECQ, of course, makakalibot-libot na tayo. And see you guys sa fire scene. Again, regards sa inyo sa Quirino Fire and Rescue. And lalo sa'yo, Quirino Kilo. Si Capito Jennifer, sir, grabe naman yung apoy dyan. May nangalakal na. Sir, shoutout from Besa, QC. Pwede po balagyan ng QTB ang ambulance? Actually, naka-screenshot, so hindi ko malaman yung sa baba. Pero sasagutin ko na lang yung dun sa may nangalakal. Unfortunately, in certain areas, may mga ganyan talaga. Kahit yung San Jose video namin, pagkabagsak ng poste, may mga pumipitik na ng wire. Well, can't blame them, and we can't, hindi naman natin jurisdiction na talagang suwayin sila. Ang best way na lang dun is talagang may police in the area para masuway sila. Kasi hindi natin talaga mapipigilan yung mga ganong scenario. Kasi ang focus natin is to extinguish the fire. So, wala na tayo ganong time dun na para manuway sa mga nagkakalakal. Ayun. Jolo Escalante, let's support Sir Kevin and their Fire Volunteer Brigade because their good deeds, they really deserve 1 million subscribers. Wow, thank you! Kudos to your team, Sir Kevin and Fire Chief Harold. Excited na ako magkaroon kayo ng sarili yung headquarters at another fleet na din ng fire engine and fighting apparatus. Actually, isa din yan sa mga dream natin. Once nung na-feel ko na lumalaki tong brigada natin, ay lumalaki tong channel natin. So, sana magdilang anghel. Sana lagpas 1M views tapos super upgrade natin tong base natin, yung truck natin, yung gears natin. Because of course, kanina pa babalik to? Of course, sa community and sa mga citizens. To help them. Ayun. Mark Sosmenya. Pa-shoutout po, Idol. Stay safe po. Gusto ko sa mama sa team nyo. So, habang nanonood ka ng mga videos namin, feeling mo kasama ka na din sa team namin. Kirby Gaming 101. Pa-shoutout, Kuya Kevin. Ano po yung chat sa inyo? Pangalan. Ah, ako yung nag-chat sa inyo. Kirby Adrian D. Ayan. Thank you. Carl Angelo PH. Pa-shoutout po, Sir Angelo Ambrosio. TY and Cave Safe. Laser Gaming, magkano po ang isang fire truck kagaya ng inyong truck? Actually, hindi ko alam eh. Wala akong idea eh. Sa tingin pa, magkano yung ano natin? Yung pumper. I guess, 1.2 million. Ito, rough estimate ha. Mga siguro 1 to 1.3 million, mga ganon. Pero hindi natin alam yung current price. So, rough estimate lang yan. Joshua Manyangan. Shout out po, next vid, keep safe. Ayan. Actually, yun na. Whew. Dami natin na shout out. So, of course, priority. Yung mga nasa group. Then, of course, yung mga nasa recent video. If kaya. Then, our top fan sa ating Facebook. Then, ayun. Time check is, it's already 10:25. So, I have to take a rest now. So, akyat muna ako. Baka laro-laro or nood-nood ng Netflix muna, papaantok, tapos gising madaling araw to edit our next video. Please browse our channel, and if you like the content, if you like what we're doing, so if na-entertain ka and may natututunan ka at the same time, please subscribe to our channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bago naming posts. And if hindi ka naman nagmamadali, if you're not in a rush, please don't skip our ads because it will be a very big help para sa brigada namin and to channel to grow. Para din mas ma-upgrade namin yung mga equipment namin para mas efficient kaming makatulong sa ibang tao. Ayan. So again, thank you for watching and see you guys sa next video.